Kasi mga kapating team, meron tayo ng mga franchise, ha? Ito, saksan muna natin. Narinig niyo yung ano niya, yung... Diba? Hirap siya, no? May langit-ngit siya, eh, no? May narinig yung langit-ngit niya. Tsaka tingnan yung under niya, no? Ibig sabihin mga kapating, sira ang kanyang shafting bushing, no? Ang kanyang label bushing, ang tawag pala dito sa bushing na to mga kapating, label, no? Label bushing. Kasi ibang bushing ito, mga kapating, ibang klase, no? Tingnan nyo, no? Mga kapating, no? Dami niyang bomb, no? At saka yung kanyang shafting, may kalawang na, no? Siguro ito ginagamit nila pang ano, pang papatuyo ng buhok. Okay, no? Mahaba ang kanyang mga tornilyo, no? Ayan, no? Kasi nakatornilyo ito sa mismong body niya. Dito, no? Ngayon, mga kabuting-ting, tanggalin muna natin. Ayan, natanggal na natin ang tornilyo sa kanyang oscillation bar, no? Ating oscillation bar. Ang tawag dito, mga kabuting-ting, oscillation bar, no? Ngayon, pag-iwalay na natin, mga kabuting-ting. Ginagawa natin ito, ibang-iba rin ang style ng kanyang label bushing, no? Ibang style din, mga kapating-ting. Kaya ang gagawin lang natin ito, mga kapating-ting, siyempre, wala kayong mabibili ganito klaseng pyesa talaga. Wala kayong mabibili ganyang klaseng pyesa. Kasi, nakarano siya, no? Tanggalin muna natin ang kanyang, ano, ang kanyang cable tie, no? Medyo nakaharap siya yung cable tie niya. Tagal na. Ayan. Okay. Ito. Ito yung problema natin, mga kapating-ting, ha? Ayan, no? Tight fit siya. Dito. No? Lagyan muna natin ang konting langis para matanggal natin ang kanyang shafting. Lagyan natin ang konting langis. Tapos lihain natin. Lihain natin yung... Kasi matasbang na dito eh, no? Marami ng kalawang dito. Marami ng kalawang kanyang shafting dito. Mahirap na siyang lumabas. Pag meron tayong ganito klaseng electric pan na ganito ang style, talagang wala po tayong makukuha ng ganitong-ganitong klase ng ano, bushing, no? Wala tayong makikita ng ganitong-ganitong klaseng bushing. Ayan na, ito yung bushing niya, no? Yan. Ito rin. Ito rin ang bushing niya, no? Walang ganitong klaseng pyesa, mga kabuting-ting, no? Wala tayong makikita ng ganitong klaseng pyesa. Linisin muna natin, no? Marumi, no? Itong duming ito, nakakasira din ng shafting bushing kasi ito. Kasi tumatama na ito, eh. Umiikot din sa shafting ito, tsaka sa bushing. Kaya nakakaroon din ng problema ang ating shafting bushing pag marumi. Mabilis siyang masira pag marumi ang ating housing, no? Pag umiikot kasi yung ano, shafting bushing, sumasama rin itong duming ito, no? Ngayon, subukan natin palitan ng bushing. Ito. Kaya kaso, wala tayong mabibiling bushing ganito. Wala tayong walang ganito klaseng bushing na makukuha natin. Subukan natin maghanap ng bushing. Subukan lang natin, no, mga kapating. Hindi ko alam kung meron tayong ganito, kagayan nito. Ang mga bushing kasi mga kapating din ganyan, no? Ganito, sa mga label bushing. Ito. Dito lang tayo medyo magkakaroon ng problema, mga kapating. Yan ang tawag yan, label bushing. Eh, sa kanya, mga kapating, nasa ano na siya, no? Buo na siya, no? Naka-fix na siya talaga, no? Pati dito, naka-fix din, hindi nag-iwalay. Oh, buo na rin siya. Wala tayong makukuha kahit saan tayo pumunta. Ang mga mangyari to, yun, ganito. Paggawa ka ng bushing na ganito sa mga machine shop. Yun nga lang, ang pagpapagawa ng bushing na ganito, mga bunting, eh, medyo mahal yan kasi, ano yan eh, ready-made ng, ano, made to order na yan eh. Gagawa sila ng bushing na kamukha. Ngayon, hindi ko lang alam kung kakasya itong mga bushing natin. Yan ang hindi ko alam, mga bunting, ha? Hintayin dito, nalang malitang butas. Hanap tayo ng malaking butas. Ito, malaking butas. Hanap pa tayo ng isa. Ayun, no? Ito ang gagamitin natin. Itong mga bushing na to. Sana, tumama. Malak natin dito, no? Sana malak natin dito. Subukan natin. Subukan. Okay, mga kapating-ting, susubukan natin. Sana pumwede. Kasi nga, kahit ako ngayon mga kapating-ting, first time ko rin naka-encounter ng ganitong klaseng, ano? Ganitong klaseng bushing. First time ko rin naka-encounter ng ganitong klaseng label bushing na naka-fix na talaga sa kanyang housing. Subukan natin tanggalin ang kanyang metal spring. No?
Subukan lang natin. Subukan lang natin magbutin. Hindi ko sinasabing na pwede itong ginagawa natin. Hindi ko alam kung pwede ba ito o hindi, no? Kasi ang kanyang busing, medyo mas malaki nata ng konti. Hindi ko alam, no? Hindi ko alam. Ngayon, ang pagtanggal sa busing ito, dahan-dahan lang natin makakabutin. Kasi baka magkaroon ng aribaba ang ating busing. Pag nagkaroon ng aribaba ang ating busing, magkakaroon na siyang gasgas sa pag umikot na siya sa shafting, no? Subukan lang natin. Dahan-dahan lang natin tanggalin. Medyo hirap tayong konti. Tanggal. Kasi inilagang kong magasgas ang busing natin, eh. Tanggal na natin ang kanyang metal spring. Medyo matigas ng konti ito kaysa doon sa tinanggal natin, ha? Medyo maliit ang atin, no? Itong bagong busing, medyo maliit, no? Ayun, no? Maliit siya, no? Ayun, no? Kumpara mo, no? Mas malaki ang original, no? Itong level busing natin, medyo maliit ang pagka-busing niya, no? Pero subukan natin, no? Kapatid, wala namang mawawala. Tapos ipabalik natin ang original niyang metal spring. Kasi maliit lang siya, di ba? No? Subukan natin ibalik ang original niya. No? Ano lang natin yung mga lock niya. Okay. Subukan natin. Ayun mga kabutinting, lumalaban naman siya, no? Lumalaban naman siya, subukan pa natin, lock pa natin. Umakagat siya ng konti. Yung nga lang, hindi kagaya ng original, no? Hindi lang siya kagaya ng original. Kasi medyo balik kasi yung busing natin, kaya medyo mahirapan tayong, ano? Pero subukan natin pagpukpukin pa, no? Na ito mga kabutingting, no? Nanalunan natin ngayon. Ito naman kabila. Kagaya din nung una. Ganon din, no? Okay, tanggalan natin. Ngayon, kukunin naman natin itong bago. No? Ayun, natanggalan natin. Yun, tanggal na. Ito ilalagay natin dito, no? Ilalagay natin dito. Tapos itong lunga niya, pukpukin na natin para yung mga metal lock na metal ano niya, yung mga ngipin niyang metal spring niya, maano natin, no? Yung isa medyo bumaligtad na lang, ayusin natin yung isa. Baligtad yung isa. Sayang din to. Nakakalock din to. Okay, nalang natin. Tapos pupukin natin. Ayan. Tapos balik na natin dito. No? Tapos ilagay natin ang original niya. Dalang lagay muna natin ang kanyang foam. Tapos lagay natin ito. Tapos lagay natin ang kanyang metal spring na original. Tapos pupukin. Itong metal spring na ito mga butinting, pupukin nyo ito sa gilid lang, ha. Unti-unti hanggang sa mapasok lang natin, no. Unti-unti lang natin siya pupukin hanggang sa mapasok natin. Magandang kapit na, medyo magandang kapit nito. Okay. Ngayon mga kabutinting, papalitan natin ang kanyang shafting, no? Papalitan natin 'to. Okay. Tanggalan natin. Kunin lang natin mga washer niya, baka mawala. Ito, ito ipapalitan natin, no? Ito yung bago. Ito yung bago, no? Kapalit natin. Pag nagpupukpok tayo ng shafting na walang tread, pag walang tread dyan, huwag yung pupukpukin na walang tread, ha?
ang lagi niyang pinupukpok yung laging may tread. Ha? Kasi pag pinupok niyo itong may walang tread, magkakaroon ng ribaba, hindi na siya papasok sa bushing kasi tumaba yung gilid niya. Magkakaroon ng ano yan, tataba ng konti yung gilid niya, tapos yung bushing hindi na papasok. Kaya dapat dito lagi, no? No? Sa may tread tayo lagi nagpupukpok. Medyo maluwang sa mga buting ting, no? Ipita lang natin. Pag ganyan ang nangyari sa ano nyo, huwag nyong itutuloy, no? Huwag nyong itutuloy yung ganun. Kasi hindi siya, hindi yung mga ano, hindi natin malalak ng tama yung ano. Hindi maipit ng gusto yung shafting. Ang gawin lang natin, yung bilog niya, okay lang natin yung pagkabilog niya para magkaroon siya ng naplak. Doon natin siya ilalaki. No? Okay. Tapos ibabalik na natin ang original na, yung bago. No? Ayan, medyo umigpit siya ng konti, no? Ayan, mabal siya ng konti. Okay. Ngayon ang paglalagay ng ano, ito, washer muna, no? Spacer muna, no? Tapos washer. No? Ayan. Tignan nyo, marami pa, no? Pukpukin pa nun, no? Papakita ko sa inyo ang tamang paglagay ng shafting. Kahit anong klaseng electric pan. Yan. Ganyan lang kalit ang natitira, no? Ganyan lang kalit ang tinitira natin, no? Ganyan lang kalit. Sakto lang sa ano, sakto lang sa bushing, no? Tsaka sa ano, sa gearbox, no? Para pag lumabas siya. Ngayon lalabas, nilalagay na natin mga kabalinting, no? Lalagay na natin. Ang torrey ang ano, lagi sa likod, no? Okay, mga buting-ting, ha? Tapos, pukpukin natin, ha? Halayin natin. Ang pag-alayin sa shafting, ha? Konti, ha? Ano mo? Ibig sabihin, ha? Medyo gumagasgas siya. Gagawin natin, mga buting-ting, tatanggalin ulit natin siya. Kasi, hindi ano, kulang siya sa washer, ha? Dadagan natin ang washer niya. Tapos lagyan na natin ang kanyang gearbox. Okay, mga kabuting-ting, saksak na natin. One. Okay, mga kabuting-ting, oh. One pa lang, okay na. Two. Okay, mga kabuting-ting. Salamat, mga kabuting-ting, sa panonood po ninyo. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa ating lahat.